Hops, teka lang. So bang magkaroon ng regular na trabaho, nakikita ka ng 1,000 o mahigit pa sa isang araw, na pagka umabot ng isang buwan, ay nasa 30,000 ang salary mo. Hindi mo na kailangan makapagtapos ng pag-aaral o kahit hindi ka nakapag-aral, pwede ito sa inyo. Legit ito. Pakinggan nyo lang ang kwento ko at malalaman nyo ang sikreto. Okay? Dati, may nag-offer sa akin yung trabaho. Bale, 1,000 per day ang sahod niya. So, isang buwan, nasa 30,000 na yun. Eh, tapos may day off, linggo. Kaso lang, malayo siya, sa may Cavite siya. Tapos, yung... hindi siya natuloy kasi ang sabi niya, papasusunod daw, papagawan daw niya bahay, tapos may tiraan daw dun. Pero wala, nalayuan ako. Kaya hindi ko natinuloy dun. Kasi that time, okay na dun sa trabaho ko. Malapit lang sa amin. Ayun, tapos yung sumunod naman. So eto, pupunta ko ng sa may Valenzuela ngayon para i-check yung job offer. Medyo may kalayuan nga. Kahit malaki yung bibigay. Ay, may nag-offer uli sa akin ng trabaho. Eh, eto nga naman, malayo rin sa may Valenzuela na. So, nangyari nun, pinuntahan ko ngayon. Nagka-problema din ako nun. Nangyari nun, nagpasama ako sa tito ko. Tapos, that time, bawal lang ang cash. Kaya nagkaroon ako ng violation, social distancing, napabayad ang 5,000. So anyway, back to the topic. So ano yun, sabi ni Valenzuela. Pagdating namin doon, umabot ng mga 2 hours plus. So syempre, hahanapin mo pa yun. Ikot-ikot yan sa daan, ilag-ilag, yun. Tapos, Okay na, ang problema nga lang, malayo lang talaga. So wala. Hindi ko na tinanggap muna yung trabaho. Kahit na 1,000 per day yun. So malaki na yun. Kasi kahit di ka nakapag-graduate, tapos ganun kalaki ang sahod mo. Sino bang di kagat? So this last time naman, tumawag lang naman siya yung boss nun. Tapos, ang gagawin na lang daw niya, maghanap na lang ng paupahan. Saan ako magbabayad na lang ng paupahan. Kaso, hati daw kami. So, okay na yung offer niya yun. Okay? Ayos yun. So ito, nakarating na ang Valenzuela. Ito. So ito na. Malalaman niya yung sikreto kung bakit ganun. Kahit hindi ka na napag-aral o kaya hindi ka na tapos mag-aral, ba't ganun yung palaki ang sahod na makakuha nyo? Ganito, pakinggan nyo ang paliwanag ko dito. Okay, ito na. Okay, so ito, papakita ko sa inyo ang ating second international language ay ito, pakita ko sa inyo. Ito. Ito. After Mandarin Chinese. Teka, loading. Ito, makikita nyo. Top 12 most spoken languages in the world. Ito, panguna ang English. Ang sumunod ay ang Mandarin Chinese language. Bale, ang Chinese, meron din iba't iba klaseng lingwahe yan. Parang kunyari, ang Filipino, may Tagalog, may Bisaya, Ilocano, at iba pa. May iba-iba din yan. Ang pinaka-common ay Mandarin. Sumunod ng ginagamit ng mga local Chinese, ang Fukien. So, ang pinaka-maganda, marunong ka mag-Mandarin,
at marunong mag-fukien. Punta naman tayo sa Mandarin So ito, pakita ko sa inyo ang salary ng isang translator ng Mandarin. Ito, makikita nyo. Ito. May nakalagay dito. Average translator with Chinese Mandarin language skill salary. Ito, nakalagay. $49,416. So, malaki rin yun. Kapag ka, ano yan eh. Bali, isang taon na yan eh. So, sabihin natin, divide-divide na mga ilan thousand dollar din per month. Malaki na rin yun. Ito, ayun oh. Hindi lang isang, bali, ano yan eh. Nakikita naman dito sa site eh. Hindi naman naluloko yan kasi hindi lang naman isang site ano yung sasabi. Ito, tingnan nyo sa baba oh. Ito. Average salary for a Chinese translator is $45,158 sa US. Kasi dollar nga. Malaki na rin yun. Ito. Ganyan ito. $26.06 hourly. So, kada oras may $26 na. Bali, ang $1 around 50 pesos yun. So, ang $10 500 pesos. So, sa isang oras ang minimum nasa 500 plus, diba? So, sa isang oras more than 1,000 plus so, per hour. Malaki na 'yon. So sa isang araw, nasa 1,000 plus 'yan mo. Yung kinikita mo. Ayun oh, hindi lang isang site 'yan, marami, ayun oh. Ayun ito. $33,000 and $49,000. Ayun, $39,000. Ayun, tapos punta tayo sa dito sa ito, Mandarin sa translator sa Pilipinas. So, what is a good salary in the Philippines? So, pag pinik mo yan, ang good salary ay nasa US dollar 8,615 or 3,500 pesos. Ang nakalagay dito, good salary. Ang pupunta natin ay ito. Average salary for a translator with Chinese na Mandarin language skill in Philippines ay 610,419 pesos. So, imagine yan. Ganun kalaki kinikita nyo. 36. Ano yan? Kasi kung may 30,000 ka sa isang buwan sa pagiging translator, 30 times 10. So, 10 months, meron ko lang 300,000 plus 30 plus 30 equals 60. Meron kang 360,000 pesos in a year. Hindi pa nabibilang mga expenses. Pero kung libre lahat sa'yo, ganun kalaki maipin mo. In 3 years, meron ka lang 1 million pesos. Laki na no? E paano kung more than 1,000 per day ang salary nyo? Edi, mabilis kang maipon. In no time, millionaire ka na. Ayan. Gagana ito, yung iba may incentives pa. So, may ano pa sila, may kasama pang benefits. Ito. Ayan, hindi lang isang site nagsasabi niyan, ulitin ko. Kasi baka minsan naluloko lang iba, pero ito, hindi lang isang site. Ito, average salary for translator is $45,973 pesos per month in the Philippines. Ayan. Kaya, ang maganda, mag-aral kayo ng Mandarin language. Ayan. Ito.
Mandarin Speaking Coordinator job, Quezon City, Philippines. Eto, may ano, may vacant slot. Ang salary mo ay 60,000 to 70,000, so doble pa yon. Pero oh, may kakilala ko nasa ano eh, nasa 40,000 to 60,000 ang salary nila. So totoo nga yun. Siguro hindi alam ng iba, pero maganda mag-aral kayo ng Mandarin. Ito, mayroon pang ano, benefits na 15,000 pesos. Okay. So yun na, marami na napakita sa inyo, marami kayo natutunan sa akin. At i-apply nyo na lang to kung gusto nyo lang. Ngayon, may free time kayo, mag-aral-aral kayo. May mga ano naman dyan, mga video, may mga apps na ituturin ng Chinese. Ayan. Kaya gamitin nyo ang search button. Isa-isa nyo. Gaya neto, pindutin nyo lang to. Hindi natin ang sound. Ayan. Natututo kayo ng Chinese in no time. Oh, talaga? Okay, sige, balik na tayo dun sa topic natin. Okay, so ito na ang sikreto, nalalaman nyo na. Mag-aral kayo ng Mandarin language at pwede kayo maging translator dahil malaki ang kinikita ng pagiging translator sa Mandarin. Okay, alam niyo na ang Mandarin language ay ang English, 'di ba? Ang English ang ano, international language. Ang second international language ay ang Mandarin language. Makita niyo 'yun, 'di ba? Sa pinakita ko sa inyo. Kaya mas maganda, marunong kayo mag Mandarin. Mag-aral kayo Mandarin. Kasi doon sa unang trabaho ko, hindi pala unang trabaho, doon sa unang job offer sa akin. Ang gagawin ko lang doon, ano yun, bale, ano daw sila, parang nagko-construct ng bagong building. Taga-translate lang ako. Kasi ano yun, di ba yung mga construction worker, Filipino. Okay, so, paano sila magkakaintindihan, no? Mga Chinese na taga-ibang bansa. So, nangyari, kailangan nila translator. Kaya, ako yun, ano, ako yung gusto na papunta doon. Bale, ang trabaho ko lang doon, maging translator. Kaso nga lang, nalayo nandun sa trabaho. Hindi na ang problema. Alam niya yung sikreto. Okay guys, sana nakatulong itong video sa inyo. Para sa inyo to. Tapos, sana tulungan nyo rin ako. Pindutin na lang to. Tapos, turuan ko kayo ng Mandarin language. Ito, madali lang to. Ang ano Mandarin ng I love you. Ang Mandarin ng I love you ay Wo ai ni. Oh, para na kayo mag-Mandarin. Ayos. So, sige. Yan lang. At good luck na sa inyo. Sana maging successful din kayo. Sige, paalam guys. Isang buwan